Ang natas itong may gustari, this is the part two sa atong may gustari last Sunday. So, atong ditang ang karoon, ang day of worship. Kung sa mga gini, naman pa rin yun. So, ako lang niya siya, hindi na ako magdugay. Okay, so, outline na to for this morning, natin part one review. Okay, part one review. And then, the first item that we will discuss this morning, mami siya, undeniable proof from church history. And then, next, Sabbath keepers violate the Sabbath law. And then, Sabbath keeping is a ministry of death. And then our reflections. So, tulo lang ka, butang, ang atong tukion ka buntaga, apan umisgot ka sa part 1, atong tagayo ko pinumdong para makuha nga ito ang tubong lesson ato. So, sa part 1, makita na itong last meeting, nangisod, ipin sa usahay, kinisiyang Sunday, tungkol kay halos wala yung verse nga klaro. Parang dili siya kayo klaro ba? So, yung mga natin mabasa ito rin, no? Kaming Acts 20 verse 7, kaming on the first day of the week, so first day of the week, Sunday, because ang seventh day is Sabbath man. So, when we gathered together to wait, then Paul spoke to them because he was going to leave to the next day, and he kept on speaking until midnight. So, ako hindi pa sa last time niya, sa Monday night niya siya. So, morning siya sa verse niya, wala yung worship, but natin makita niya na gathering to break bread. Kaya pag-tipestika sa tinapay, kung niya na itong message, nila, Paul spoke to them because he was meeting. So, morning siya, klaro na first day of the week sila, kaya mga Christians na meet together to break bread. So, nilikini siya, kaya ta, kaya kabinaryo lang ang pagkaon, okay? Anong specify mo na first day of the week? Pagiging mo itong mga everyday. Next, yung kedua, kini siya. Magtungod sa collections, ngunit Paul, on the first day of the week, yapon, matag-usa ko nga mag-lain. Pag each one of you lay us something aside, storing up as he may prosper, but there are no collections when I come. So, again, kini siya, first day of the week, nakamutang niya, and then, unlikely kayo na mabalik lang sila for the collection kung nagsimba na sila sa kado. Kung sa pag-alala at simpan, balik na patawag pa. Ang ayun mo kung ihatag nila, hindi na kagabi, hindi nila isa ihatag sa kano, kay part sa Sunday na nang hindi isa sa pag-alala. But I think hindi siya may point. And then, kita, mapakita na ito. Mga early Christians, huwag din mo simpa ang sa pag-alala. Even si Paul. Si Paul. So anyway, ang mga Seventh-day Adventists or mga Sabbath keepers, pagkaya sila, no? They are bearing mahatag sila $1,000 kung makita na po ng Sabbath to change na from Saturday to Sunday. Yan ang mga sarang na, kaya ang detail verse na. Pero once mapakita na ito, na ilang versikulo about Sabbath, dilidate mao, kita na po yung mga nila, tagaanda mo $1,000 kung mapakita ninyo na ang mga early Christian na simbang Sabbath. Okay? So, hindi na tumutan ako ng patman ilang masyana na Pablo, kung napatasan ni Pablo, no? Muslim bag yung sabado. Okay, na ito lang kasabat siya. Kini siya nasubo siya sa sinabot. So, ako din siya nakita ang si purpose ni Paul. And then siya yung nasimba with Christians. Hindi ito Christian worship kaya get to one. So, for example, muna siya rin nakita kung siya niyang tuyo. Muna yung unang case na mabasa ko sa Bible, then si Pablo nasunod yung sinabot na sabat day. So, muna siya nga sa chapter 13, verse 13, tipulog ang mga kauban, no? Tayo sila sa Papos, o nabot sila sa Perga, hindi ka na sa Papos, sa Perga, tukin pa Pilya, and then si John, ibigyan nila, and then they went on pa Perga to into Ancho, in Pisidia. And on the Sabbath day, so klaro ka na, they went into the synagogue at sat down. So ang mga Sabbath keepers, kinabi kami ito, klaro ng Espablo, kaya ito yung synagogue, nisinta ko mag-sabado. Hindi na siya tinood because dire, makita na ito, hiyarang itin advantage kaya kung humanog, basa sa law, kung naman sila nga, oh, isa na nga ako istorya. Kung sa naman yung mga words of encouragement or exhortation, sige, hatag. So, verse 16, muna nga, isin niya sa Pablo, sa ako. So, dire, isugda niya o share si Christ, nag isugda niya dito sa Egypt, na hangtod yun nga katong si Christ at pagkamatay sa cross. Okay? And then after that, ito na ito sa pagkatong sa Sabat, sa verse 43 ano eh,
Ingon sila, ato na ipadayon next meeting ha. Mga next Sabat, ito pa rin ako pagganahan. Pagka next Sabat, mga next meeting po, naka-almost daw city daw, at tigong araw maminaw sa puno sa Diyos. Nakita na ito, ang mga Hudiyo, nakita nila ang panong, pwede nilang manang prasuya ka sila. So ilang di, kontra sa Pablo. So, klaro nga din sila pareho pagtuo. Kaya ikanipay ko sa mga tao dito kung tungo ni Pablo naghananin pa. Yung anong tungo ni Pablo naghananin pa, ilang anong ang pupus Pablo? So, it was not a Christian worship. So, there was a worship maybe, or maybe just a gathering, basta ito sa Sabat, pero it was not a Christian worship. So, kita na ito, gani, i-expel man siya. Dire, i-expel sila sa Paul, sa Barnabas nila. So, una, kung tungkan ng mga sabadista, sa una, nasuit na, tunay tao nga, mapupya sa, ng anang Sabat, nagwali niya, nagyong itao, kasi ng Sabat, tungod niya. So, yung kwento niyo, malipay mo, malang maglagot mo. Kasi nalipay, di ba? Pero ano naglagot man? Kaya di, nagkaparehong pagtuo. Okay? So, dire, no? Kining ilang, katong sa experience na ko ito sa Dantayan, kaya again, mong ilang pati ng mga sabadista dito nga, kampante, kaya lang, sa Pablo, hindi na pagkasan nga, musipag sa Bato. Pero nahurot mo na ito, okay, chapter 13, chapter 16, chapter 17, chapter 18, sa nang Sabat verses ngayon gigamit, ako mo napakita na di siya Christian worship. Sige mo na itong mga sabadista, oh, hindi ito sunod ni Pablo. So, biyahan nila sa Pablo, mga ilang ipanghangkog, sige nga, nabatasan mo simbag sa Bado. So, muna nga, napakita na itong tanan, then, pwede na itong challenge po nila. Kita ni mga tagunta sa Diyos Dallas kung mapakita nila na ang Christians nagsimba o kanan siyang sa Bado. So, anyway, si Christ na kanan siya, ato takay Christ. O pinuod mo, no, si Christ na batasan po niya nga, o simbag sa Bado. So, yun na, Christos to, no, nabatasan niya, dito na sigaw ko, no, mati siya sa sinagog, dito sa Bado. Kaya dito, ipabasa din sa scripture. Okay? So, dili lang masabta ni Mila, tungkol sa akong walang nag-Islay background. So, ato sila ngayon, kay, si Christ ganit, nagsabang, keeping. So, ang purpose na nga nung nagsabang, keeping si Christ because yung mission is to fulfill the law. Kaya dili ma-destroy, dili matantang ang Old Testament to kung dili matuman ang tanan. So, sa akong nga pagtuman sa tanan, kung di siya mag-keep sa Sabah. Diba? So, it's really necessary yun. Na siya mungkin po Sabah ko. And of course, ang ato lang makuha niya is, ang ato din mo rabaganda, pinaka-main lesson is, ang tinawagan ni Musimbag yun, what to give sinagong, na kita dilik. So, kailangan mo na something for us to think about. So, that's the review. Part 1 review. Let's now move on to the next topic na to. Undeniable fact from church history. Napakatay proof nga ang mga early Christians outside the Bible. Abatay proof na mga early Christians nagsimbag Sunday. Ang mga Seventh-day Adventists sa akong na-encounter, usa sa lahat yung itudlo is, niusap ni Constantine ang Sabbath from Saturday to Sunday. Ito again, katong kasal na last November 1, mga 9 years ago, sa Badista, the first niyang question ako, siya, kaya gusto rin eh, first niyang question, sir, ganun, Diyosap ni Constantine ang Sabbath from Saturday to Sunday. Ang tubag sa iya is, kung ano yung Diyosap? Kaya nakita na ito na nagsimbagin sila. Kaya natay proof. I know, pamilya ko, kung saan na-year ba si Constantine? Any idea? Okay, ang Council of Nicaea is 325. So that's under the time of Constantine. Okay, Emperor Constantine. And it was Emperor Constantine who allowed the Christians to live free in Rome. And before that, like say Nero, in AD 64, sa diyan nasunog ng Rome, yan ni most scapegoat ang Christians. So itong mga familiar sa mag-born-born pag-sibi, di ba? Nero burning Rome. Ang sibi Rome ng Nibon. Okay, so 300 plus. So di allow ni Constantine ang Christians to live free in Rome sometime around 300. So, imposible mabuhi si Constantine itong 100 or 200 AD or maybe towards the end of 200. No? But, so muna yung ato ka, natay mga papan. So, kini siya nga mga books. Ang itawag niya sa Antinician Fathers. Ayun, mabasa ninyo. So, yung si Antinician before the Council of Nicaea in 325.
actually, ini siya nga libro ha. All in all, 38 volumes siya. Nga nakadaan ka na dyan, the church is great. And then, I have all these 10, first 10. Ini nga nakita dere, nakapatan na rin, in hard copy. Kunya, ini nga books contain the writings of the early church leaders after the apostles died. Layo pa, kaya ako i-share ninyo, wapas Constantine. Makapas si Constantine na rin. If you have noticed, there is ano yung mabasa niya. The writings of the fathers down to the 283-25. No? Down to 283-25. So, ang volume 1, ang coverage in is 100 to 200. Ang coverage ano. Okay, so, dire, ang volume 1 niya, the first apology of Justin. Hindi man lang niyo mabasa, muna akong iscan ang page yun sa akong libro mismo. And then, ako nang i-enlarge. Kasi nga portion rin ang appointed to by the arrow. Muna siya ang i-enlarge rin. Ayaw, mabasa na ninyo. Okay? So, this is chapter 67. Weekly Worship of the Christians. Muna siya title of the chapter. Okay? It says, and we afterwards continually remind each other of these things. And the wealthy among us help the needy. And we always keep together, and for all things wherewith we are supplied, we bless the maker of all things, maker of all, through His Son, Jesus Christ. So, tapos naman ito ay ato sa next page. So, kaya sa kumisa na magsigistatigon na ang mga tumigan, tabang sa mga kumpre. Dito, hindi nga po na portion mo nang ipuwan niya, hindi nga nagsugod mo sa mga kumpre. Anyway, I don't know, mabasa pa ba ninyo, but kaya katawin niya, continue siya through the His Son, Jesus Christ, and through the Holy Ghost. Then, and on the day called Sunday, so pay nyo lang, and on the day called Sunday, all who live in cities or in the country gathered together to one place. And the memoirs of the apostles or the writings of the prophets are read, as long as time permits. Then, when the reader has seized, the president verbally instructs and exhorts to the invitation of this good text. So, he narrated ni Justin Martyr na, sila sa magtigo sila sa una, on the day called Sunday. Katukon nung nagpuyo sa syudad, o gawa sa syudad. Magtigo sila sa usapang lugar, o kaya memoirs, no, ng mga, about nila mga past, sa mga pang-apasos, ilang writings, and so on. So, sila po nung ginabasa. As long as time permits. So, nagay reading of the, kaya siya, mga writings at apasos, no? And prophets and so on. Then, when the reader has seen, kung hunong nagbasa, itong ibasa, the president, so, direct president ng tawag, no? But, kaya yun, 100 plus 80 na namatay ng apasa. So, yun know, ang elders dapat. So, marami nga itong mag-consider kasi natin as totally God's word kay, doon na yung mga some additions already because the apostles will die. But we can still get something out of this in the practice nila. Although they will necessarily pag-iyan mo ka ng 100%. So, today, yung humarubasa, ilan sa encourage, no? Encourage sila na atong buhato ni siya, atong imitate, kining ilang nindot kayo, hindi pang nabasahan nila. So, ilang buhato. It says, that we all rise together and pray, and as we before said, when our prayer is ended, bread and wine and water are brought, and the president in like manner offers prayers and thanksgiving according to his ability. So, may sinong po siya, oh, Lord's Supper. O, nulo nila ipakapit COVID. Pero, you know, sa actual nga, ibuhat ni Christ, taro mo po, this is my body, this is my blood. Mula COVID ka, pero ito. Nakin na, may tradition, pero nagya po ng mga pinakipuntante ng parts. And the people assent saying, Amen. And there is a distribution to each and a participation of that over which thanks have been given. In other words, sumapasalamatan sa itong tinapay, itong duwag sa paras, hila ko na nga siya i-distribute. And to those who are absent, are a portion is sent by the deacons. So yun nga na, importante yung supper nila sa una. Kung absent sila, that ungent. I like the idea kung yung nabuhat sa, ano, sa ato may source ng pililin. Kung ay duha ka buhok niya, medyo problema na sa so, serio na medyo rin nakakita na alas buti-buti pag-isong naog. Nayusap po niya ito paralyzed. No? So, ang asawa, makubang niya, no? Kaya nga atiman.
So, as much as possible, nilang datan. Ato nila after sa service. So, yeah. I think something in July, kana consistent, except as the other Sunday, na may conflict si Patrick, ang tatukusawa lang ato eh, makatapos sa tanong na tumot paralyzed. So, nga tiga, ang importante, ganyan, kana kanisyang Lord's Supper, eh, ibang kita na ang mga nga siya eh, mag-sustain sa ato eternal life. Diba? Ngayon ni Kristo, katumbo, eat my flesh and drink my blood has eternal life. Diba? So, importante din na kayo, ayok, ito yung panigamutan na makaparticipate na. Because, just like sa Old Testament, kung di ka makaon, patay din ka. Oh. Nakini, mamanay siya itong pagkaon, spirituhan ng impresante, kung di ka makaon, patay ta. Mabalis Kristo, o mamatay ta, kasi magmahay ta. Diba? So, anyway, and they, so they know what's up, who are willing to do, and willing, give what it thinks fit. So, katong lang gusto ni hatag, ilang hatag, what is collected is deposited with the president, who supports the orphans and widows, and those who through sickness, or any other cause, are in want, and those who are in bands, and the strangers who journey among us, and in the world takes care of all who are in need. So, dire, makita na ito nga, ang collection itapang sa orphans and widows. Kung katupupuno nga, tungkol sa sakit, ulay may pinanggan, kung wala trabaho, kung katupupuno ng mga piniriso, even strangers, madumudong mga nagpuyo-uba nila, and in other words, kung take care of all who are in need. So, dire, makita na ito nga, ini-experience lang tapang sa mga nagtinanglan. Doon ang mga Church of Christ nga, stricto kaysa. Kaya ako nung collection para lang yung kunos mga saints. Hindi ko nung pwede gamitin sa lain, outside the church. Ilagamit itong collection for the saints. Pero kato magpatingo ni Paul, okay. Ang collection na ito para itong mga gabi kayo paminba. No? Nga prosecuted, paminba sa kinanglan sa tabangan. Muto yung nga collection for the saints, Diyos pula pati pa panila at dito. Pero, pero makita natin sila sa unang tabangay ka. Kung may limit ang tabang ni Christ, diba? Isang Samaritan, ganun yung tabang nga, yung tabangan. And makita ko nato sa Galatians na as much as possible, you do good to all, especially the household of God. So of course, priority ang sa church. Pero parang kung kita gito, di constrain eh, kung kamo tabang sa ban. Pero kinanglan tayo na masunan mo na about it. Anyway, you know, but Sunday, is the day on which we all hold our common assembly. So, para yapon Sunday, diya sila nagtigong. Ang reason is because it is the first day on which God, having brought a change in the darkness and matter, made the world. So, ang iyan pa is, ang unang reason is, kining creation. Now, creation started the first day. Right? Next. And Jesus Christ, our Savior, on the same day rose from the dead. So, diya, makita na ito nga, si Christ na-announce on the first day of the week also. Wala nang madugang rin, the day of Pentecost was also a Sunday. So, starting establishment of the kingdom of the church Sunday said, makita nga nga, ako, I always think ba nga, ako may chance nga, Sunday, mabalik ang Ginoo. Because, every chapter sa iyong plano, start with the first day. Kanina kasi nagkadungog niyo, grabe yung dungog. Grabe yun, no? Nakunta ko sa ambiro, no? Kasi mo na yung pagsugit, balik, you know? No? Talo ko, kasi mo naman siguro niyo. Grabe yung patungin, no? So, yun din, no? Sunday, i-create ang kalibutan. Sunday, the Banos Cristo. Yeah, again, wala nag-iputan na rin na Sunday po na pag-start sa church or the kingdom. So, nagbalik ni Christ when he hands over the kingdom to the Father, dako yung chance ka sa atin. O na, ako yung nasigo ng tanang na we should be in the assembly. E base, nagbalik ni Kristo, patay din nga wala ta. Hindi nga makita ang atong faith na dinat ka niya. So, ayaw, ako din ang panagkamutan. No matter how far, makikita sila sa una, paano ganit, itong cities or country na pinipo pa rito, puso sa kalugan. Okay, next. In that, for he was crucified on the day before that of Saturn, meaning Friday. And on the day after that, not that of Saturn, which is called the day of the sun, having appeared to his disciples and his apostles and disciples, he taught them these things, which we have submitted to you for your consideration.
So, dire, again, makita nato na Friday siya na crucified. Okay? Yeah, mapanaw siya first day Sunday. Pwede sa, I think, dahat ay mga kulisong na patinig ang Diyo, wala pa ka kung ano yun na. Kaya naman yung question ko, ano ko nung Friday na three days magal siya? Uwi mo may 24 hours, 24 hours, dito siya, tulos sa kurang uban, Thursday, Wednesday, uban. Pero, ay nga, ano, ako na i-share lang siguro balik, no? Para ma-record yun sa, magagawin sa, because isn't it that, ang mga Muslim, na po nang i-question. So, nag-format ako sa akin, at isin ako, almost done, ako na ako start po, walang hula po malo, nag-format ako sa article, explaining gana siya na, so, seemingly, sa'yo, na pinawakpili hindi siya sa'yo. Anyway, you have questions about this? Kung ano siya ang proof na ito from history. This was written by Justin Martyr, who lives around 100 plus AD na siya. So, klaro nga, sila sa una, before Constantine lived, wala pa mga tao si Constantine yan eh, nag-practice is like Sunday. So, hindi kay, it's false, mura bang malicious to say nga, si Constantine na nag-usog. Sabbath is still Sabbath, but we are not bound to keep the Sabbath. So, mura na siya yung pinasulti. So, ayun, it is, no, makapanita ka, makadepensa tas pagturo. Kasi ako na yun, last Sunday, pinag-iayos sa kapamilya nga, mga bride kayo, I can multi. Pero suddenly, nawa sa church. And literally, I found out, nonsense sa Sabbath keeping ng mga groups. Most likely, ulas na kasabot. Kaya din, sa itong ilang grupo nga ilang iuyugan, akong na momentoy po yung mga pasahon, di ka nila ang pasahon na akong binabasa kanunay sa una. Na kung maka-encounter ng sabat sa ilang article, nito, sabat mo din siguro. Pero nga lang, pasyente nung pagtuo, gito? So, muna siya, sige ko basa ito, familiar ko, na sila sabat ito sila kung sa'yo nag-ipanggamit ng verses. But now, like last Sunday, ako na-present ng last Sunday, wala agi siya problema. Hindi kita kayo yung nasabat, nagsimba ang mga early Christians. And sa akong pagiging last time, spirit, hindi man siya pagbutang-butang, I hear this myself. No? So, diyan, na-meet na preacher's meeting, that ang atong ang president sa Bible College, nag-mention nga, Jewish Christians that worship on the Sabbath, and Gentile Christians worship on Sundays. And yan yung gamit ng verses. Ito, ipakita na Sunday nga, wrong use. So imagine, no? Nga na siya kakamba nga, madam president ng Bible College, ako kaya influence. So that's how, kakamba nga, we really have to stand. We really have to study, and we have to defeat the errors, the author of errors, si Satan, kaya grabe yung kinakausap siya. Okay? So na yung questions? Wala. Wala na? Okay, so ang next item na ito is, kini siya, Sabbath keepers violate the Sabbath law. They keep on saying, you have to keep the law because the law is actually kuno forever. Yung mga verse na actually na proof. Una nga, they keep on saying, we should keep the Sabbath. So, but actually, while they keep the Sabbath, so they practice keeping the Sabbath, they are also violating the Sabbath at the same time. Ano man? Pag-irik. And sa mga while you profess to follow or keep the Sabbath, pero they are actually breaking the Sabbath. Any idea? So, nag-break mo nung sila Sabbath while you keep. Isa yung prof, yung nagluluto pa rin sila. Nagluluto? Okay. Isa sa mga hindi ko yung sinabi sa profession. Bawal. Okay. So, thank you. Nga pa? Bawal magluto. Nga pa? Okay. So, wala na ito ang Sabbath law. Okay? Remember the Sabbath day and keep it holy. And then, how to make it holy? Dapat lain, lahit siya na adlaw. 6 days you shall labor and do all your work. So, unong kaadlaw mo tapos ng inyong trabaho. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. So, take the Sabbath to the Lord. Kaya, in other words, ato ipahuwag ang trabaho, pero ihatag na ito sa Ginoo. You shall not do any work sa you, your son, or your daughter, or your male and or female slave, your livestock, or the alien resident in your towns. So take note itong alien resident, because ang law sa Old Testament normally for Israelites alone.
But if you have this alien resident, that's actually universal. In other words, God wants us to rest for one day from our work. This is actually logical. Diba? Sige, katrabaho, pag-andi ka, matunin out yung ka. And then, that day, nag-i papahoyon ka, ilatan na to sige mo. So, ayun, ako na siyang kanulang hihim na ako, no? And then, verse 11, recently, therefore, in 6 days, the Lord made heaven and earth, and the sea and all that is in them. But rested on the seventh day, therefore, the Lord blessed the Sabbath day and consecrated it. So, yeah, no, ito lang na to. Unong ganyan, ka-adlaw ang creation. Pero di-specified din niya na God rested on the seventh day. So, gusto may makuha na ito niya. Una is, ipakita ang Ginoo na kinanglan mo pahuway ang tao. Actually, hindi mo na kinanglan mo rest ng Ginoo. Kaya we know nga, by just saying something, kung gusto niya, mag-awas mo. Pero, wala ko sa kapuyaw na yan i-demonstrate mo. Literally, yan yung required. Just like baptism, no? Hindi mo na paraniya, kaya kung sisa, pero yung illustrate ni Christ, then literally yung required. So, ayaw, makuha na ito para listen. So, in other words, besides, you know, kung mong gagawin daw itong trabaho. Pero kung naman na, hindi mo Sunday sa ato. Pero the same pag-apun ang kansa. Now, this is the law. Wala siya ang law. Now, kanang law na nagitawag kong IRR, Implementing Rules and Regulation. How do you implement this one? Ano ay balaon nga di ka muhukan, di ka dapat magtrabaho. Ano ay balaon, pero doon ay IRR. Recently, isang mga tibak kong napasan na balaon nga, gahulat pa. At wala pa yan, gahulat pa ang mga naanay IRR. Diba? So, hindi ang law automatically i-implement. Mula to sa ng IRR. Implementing Rules and Regulation. So, ito lang natin siya din eh. Sa chapter 31, verse 12 to 13, it said, the Lord spoke to Moses, saying, so it's the Lord, bringing to Moses. And literal, so Moses will relate this to the people. Huh? And the Lord spoke to Moses, saying, speak also to the children of Israel, saying, surely my Sabbaths you shall keep, for it is a sign between me and you, throughout your generations, that you may know that I am the Lord who sanctifies you. And I sanctify it made you holy. Nilain po. No, nilain. Lahit ka from the rest. Alahis na from the rest of the world. Just like Christians today, we are sanctified. Nilain ka. Lahit ka sa kalibutan. Next, sa verse 14, you shall keep the Sabbath, therefore, for it is holy to you. Holy. Nilain mo siya. Everyone who profanes it shall surely be put to death. So that's the IRR. Keep the Sabbath day holy. Work shall be done on 6 days. Kung ma-violate ka, muna siyang IRR. No? At kung ma-profane it, may makip it holy, nagtrabaho ka siya, and surely be put to death. For whatever does any work on it, that person shall be cut off from among his people. So, sa unang cutting off, physical death, yun, so hindi yung kumalik. Kita karon mag-cut off kaya punta spiritually. Yeah. Ang nakamindot lang kay natin chance pabalik. Yung problema lang, maabdan ka sa kapag tayo na ito, before mabot ng Sunday. So na nga, as far as possible, ito din na siya ipanagamutan. No? Okay, wala man tayo control sa life ko. Pero wala siya na-cut off. And then, work shall be done for 6 days, but the seventh is the Sabbath of rest, holy to the Lord Yahweh. Whoever does any work on the Sabbath day, he shall surely be put to death. So that is what God said to Moses. Na ipasulti sa mga children of Israel. So naan ang IRR, Implementing Rules and Regulation. Na kung mabailit, patay din. Now, si Moses later on sa chapter 35, then Moses gathered all the congregation of the children of Israel together and said to them, these are the words which the Lord has commanded you to do. Work shall be done for 6 days, but the seventh day shall be a holy day. A holy day for you. A Sabbath of rest to the Lord. Sabbath of rest to the Lord. And then, whoever does any work or
on earth shall be put to death. So he narrate ni Moses, ngadto kanila, what God said, what the Lord said to him. So ina, it shall be, whoever does any work on earth shall be put to death. Ito yung sinabi ni Brad Pong, no? You shall kindle no fire throughout your dwelling on the Sabbath day. So, siguro po, masabog din ako sa huwag natin. Huwag mo sila stove. Wala sila mga, kahit puspuro mo lang. So, this is ang pag-kindle of fire. Ito ang panahon. So, if you take time, consume silang time, so, dibawal. Now, kini siya, yeah, partly, tama ko yung ano ni Brad Pong. Pero napay mas bigger nga, bigger point nyo nga, what I'm emphasizing here. Ano nga, although they keep the Sabbath supposedly, but they are violating the Sabbath. One time doon at tayo sa ako sa kaugan sa una sa napakos ayala ng trabaho. Ako po si Seth Manning sa executive sa mga salesman. Anyway, aktibo kayo siya. Yung people is aktibo kayo siya sa 7-11 days ka na sa Capitol. Kaya, sinwisag ka na ako nga, okay, sa, dapat Sabbath ko mo. So, dito sa akin, ako ipakita ang Bible. Ipasa mo natin nga, ang Ginoo, nag-ingon ko nga sa gabi na binin daw, isugo na. So, ito asan na din? So, ikaw may Genesis chapter 1, ako nakita. Pag ako chapter 2, narito, verse 1 and 2, na ipahuwa na Ginoo. Ito, oh, ito, isugo. Ipahuwa na mag limang butan niya. Sa, inong papa natulog, maglaglaagay ka. Ipahuwa ka inong papa natulog, maglaagay ka. So, sabi ko, ah, kanindo na, bata ko eh. Patulog, bata pa, di ba ganang natulog, patulog mong launa. Diba, gusto mo magduwa? So, itulog papa, oh. Magduwa ka ng mga bata. Ano yun? So, nagbinata siya ba? Sabihan, ako na nga. Ako na sa gito. Dito, oh, oh, hindi mo nga na dyan. Nagkipa gino. Pero wala yun nga. Isugo na. Kaya nag-isugo na ako sa gano'n na pinin pa. Kaya ako sa ipota na. Dito, kaya nagkip mong gilpong sabat. Nabay cases nga na napabiolate sa inyong membro na nagtrabaho sa mado. Diyan sabat, naaba. Wala, hindi siya dipulbal. Siyempre, di ba kung siya na yung mga members nila nagtrabaho, may violate sa Sapa. Pero even if tingnan siya na wala, nga ako yung clear proof. Ano naman? You know, duha ka maestro na ako sa college. May mong estudyante na ako itong masters nila. Ako yung gatudlo sa duha sa mga teacher sa college. Usa ako, anak ko, pastor sa Batista. As Canada karon. So, among klase, sa gado. Diya sa UC. Oh. So, natin ko yung clear proof nga nagpailit o sabat ang ilang member. Oh. Eh, kami, under ko, sa sinister ko to. Under sino na ako. So, klaro ko nga kayo binin siya. Pero di siya matubag. Kaya di ba siya matubag, ito, what if na ah? What if na ah? What if na ah? Kung saan yung button? Kung siya, oh, bahala na din ako sa iya. Ikaw, hindi niyo pa siya. Diyan ko ba niya? Hindi. Ikaw, oray bahala na. Ikaw, di ba ingon na keep muglo? Lagi mo sabat mo. Niyan, saan ay? Yan. Wala ako din, klaro man. Patyon man ang mukay ulit. Diyan. Dahil ang mukta ka ron. Sa una, ang Ginoo mag-istorya sa tao. Pero hindi naman. Pero ang Ginoo mag-istorya na ako, ngayon papatay. Ako yung patyon. Huwag na ikaw, parang ito mo magkagsabat ang Ginoo, nag-istorya ni mo? Or nagbasa ng Biblia? Diba? Ito mo siya sabat, nag-keep siya sabat, supposedly. Pero wala ang Ginoo, nag-istorya niya. Nga ka itong English Ginoo, nga kung violate pat yun, di may nabaton. So, we are actually violating the Sabbath law. Although they claim to be following or keeping the Sabbath, but they are actually violating the Sabbath law. Because the Sabbath law clearly tells us na kung dunay buha during the Sabbath, pat yun. Physical death din na siya. In-proof? Dapat ay proof ka physical death yun? Pag-ibig. Okay? So, klaro kayo na i-aral sa pusili, di ba? Pero let's go to Numbers 15. So, sir, now, while the children of Israel were in the wilderness, they found a man gathering sticks on the Sabbath day. So, nainasakpan. And those who found him gathering sticks brought him to Moses and Aaron and to all the congregation.
So dinala siya na itong Aaron sa, kung dito sa katawan. He put him under guard because it had not been explained what should be done to him. So klaro naman itong sabi siya, no? Huwag pa muna i-explain. Huwag pa muna hinang-explain siya. Huwag ito. Nakasakot sila at nangahoy. Kaya ang sabas niya. Here. Then the Lord, ang Lord ng Epismo, said to Moses, the man must surely be put to death. Consistent na gano'n. Muna tingin niya. And all the congregation shall stone him with stones outside the camp. So, as the Lord commanded Moses, all the congregation brought him outside the camp and stoned him with stones, and he died. So, dili siya yung gamagama na ito ng dapat patyon. So, if you keep, if you say you have to keep the law, you have to keep the Sabbath, you have also to implement the IRR, which is death penalty. So, what's the use? Keeping, keep the Oslag law, pero they are violating the law at the same time. Because daghan man. Daghan man gapon. Although, ito mga faithful, grabe yung sudayo, masuya ito. Tiga-sabat, mga 6 o'clock sa Friday, na mga meetings, dili na mga field meetings, isabat na. Tiga na, kada po, no? I hope, maata po natin na ma-adapt ito mga good points, but from us to the keeping of the Sabbath, dili siya actually true na nag-keep yung sila sa Sabbath law. They are actually violators of the Sabbath law. Okay? Na any questions? Kasi namin yung experience to share. Hala? So let's move to the last part. Sabbath keeping is a ministry of death. So, ginahanda na? Pag-alagad sa kamatayon. Okay. Kung sa basis na ito, ano eh? Sa 2 Corinthians chapter 3, verse 4, mga ibulbasa, ngayon Paul, and we have such trust or confidence through Christ toward God. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God, who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the spirit. For the letter kills, but the spirit gives life. So, praise God sa duha, no? Dunay spirit that gives life, dunay letter that kills. Sa kasabot, I mean, for the letter kills. Ano kayang nasa mind ni Paul? Or how did the early Christians understand this one? Kaya nga, just for the spirit of the letter kills. Kaya nga, not of the letter, for the letter kills. So, yung kasabot na, ang law. Ang law. Okay. But the deep spirit gives life. Hindi. So there is no such thing as slain by the Spirit. And if the Spirit gives life, man. So, okay. Verse 7, but if the ministry of death, baka itong letter that kills, written and engraved on stones, was glorious so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance. This glory was passing away. How will the ministry of the Spirit not be more glorious? For if the ministry of condemnation or ministry of death and glory, the ministry of righteousness or the ministry of the Spirit exceeds much more in glory. So like you mentioned, you have a ministry of condemnation, ministry of death. And the ministry of death naka carved or engraved on stones. So nakakulit sa bato. Ten Commandments. And that law na itong ibasa kanina is one of the Ten Commandments na kakulit sa bato. That's a ministry of death. Kaya naman, kaya Ten Commandments magod. Ang panala is death penalty ang guna. Ang sad ba? Ang sad ba? Bawal ang death penalty because ang Ten Commandments kasulti ka, you shall not kill. Pero, ang punishment for killing is actually killing also. Tama na. Na-IRR na siya, you should not kill. Nasa numbers niya po nga rin. I think numbers 35 ata. So ano eh? So dali, no? Nais ko siya ministry of death na nakasulat o nakakulit sa bato. Na sa diyang gitala, na, glorious ko ito. So sa unsa pa akin, glorious siya. Nga dali, nagsidak-sidak ang naong ni Moses. So asam niya nito po. So let's go to Exodus. So 34 verse 1 and 2, muning ino sa Ginoo. And the Lord said to Moses, cut 2 tablets of stone like the first ones,
and I will write on these tablets the words that appear on the first tablets which you broke. So dili makita nato no nga refer ni sa Ten Commandments, diba gibuak man to, nabuak man to ni Moses kay gamit na pustas kalagon. So nabuak, ingon ni no ako isulat, wa yan isulat dito sa tablets katong naa nagabutan sa former tablets nga gibuak niya. So be ready in the morning and come up in the morning to the mount to Mount Sinai. And present yourself to me there on the top of the mountain. So malayin yun sa Ginoo. Namo ato mas bukit. Let's go to verse 27. Then the Lord said to Moses, write these words, for according to the tenor of these words, I have made a covenant with you and with Israel. So malamang ang pasulat na rin itong IRR. So he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water. And he wrote ang literary referring to God. He said, I will write. So itong IRR most likely ang isulat ni Moses. And then he wrote on the tablets the words of the covenant, the Ten Commandments. So klaro nga ang Ginoo yung isulat dito sa tablet. So itong ang Ten Commandments. And then sa verse 29, now it was so when Moses came down from Mount Sinai, and the two tablets of the testimony were in Moses' hand when he came down from the mountain. Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. He talked with the Lord. What's the problem? So when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come near him. So nahadlok sila, nahakita na. So mo tingin mo ni Pablo katong glory na isa katanaw patutok ng Moses. Yeah, sa verse 31, then Moses called to them, and Aaron and all the rulers of the congregation returned to him, and Moses took with them. Afterward, all the children of Israel came near, and he gave them as commandments all that the Lord had spoken with him on Mount Sinai. And when Moses had finished speaking with them, he put a veil on his face. So, muna yung pasabot ito ni Paul, mga nakakulit sa bato, naka-engrave. Nakato siya, Ministry of Death, which is complete Sabbath. I don't know, nakita na. So, every time they promote Sabbath, they are doing the so-called Ministry of Death. So, really, Ministry of the Spirit. Muna yung kalahian. Namo yung kadugang? Wala? Kita na yun, no? High-tech ay sila sa una, si Moses. Sa'yo na, nagamit ang tablet. Yeah, misis, hindi ka pag-in sa cloud. Sasama na rin na siya. Anyway, kung ang unang nag-my day, isa lang. Tapos una ditong my day, in-mas-mas, Abraham was glad to see my day. Abraham was glad to see my day. Okay lang, my day. So, na ba? Okay, so, nako ba? So yun, nakuha na ito, no? Again, from history, makita na ito na early Christians worship on Sundays, not Sabbath. Okay? Kaya, sa next part, makita na ito na kana siyang Sabbath keepers karon, they are actually violating Sabbath law. Because na ang mga violate, pero we do not implement the IRR of that law, which is to put to death. Parang na ito, naging sample sa ilang panahon na agad. So marang, if we insist that we should keep the Sabbath, we should also implement the IRR. Thanks be to God, pili na nga na para na ito karun. And the last part is, pakita na ito, na kanang Sabbath, na Sabbath law, na naka-engrave niya sa Ten Commandments, sa kung stone, you can say that this is ministry of death. We have a better one, which is the ministry of righteousness, ministry of the Spirit. So panay ato karon din pan atong dina practice kayo ato bisa taga ato bili ato pagkristiano sa ato nang emphasize before nga kita mas better pa ganik sa Old Testament kasi sa Old Testament ang mga tao giribin using mga sinners but kita karon giribin through the righteous one Jesus Christ. Okay, so with that tumala na, let's go to our reflections. First, if we have some doubts before that Sunday was not the day of worship among the early Christians. Kasi nabot na sa tumulong na sa una, sa iyo kasi yung Sunday.
sayo, no? Sa atong nakita karon, biyaan na po na siya na ito, na magluluha ka kung saan di ba o sabah. Taro na kayo from the Bible and from history. Next, were the times that we doubted about death as the punishment for violating the Sabbath law. Kung nabay, nagunod na ito ang bata, nagaduda bata na, ah, di mong pinuhol ng death ba? Nakita ko na ito, na ang masakpan, ipapatay Diyos din mo. So, hindi siya na, hindi siya magkita magduda. Magduda. We should not doubt na, no, may punishment, di pangayos din mo. And then the third one is, are we aware already that keeping the Sabbath is a ministry of death? Ha? I don't know kung aware mo na before. Ayon karon aware na ta na sa ministry of death. Therefore, di ita ma-hadlok ka ng ilang ikon niya, ilang itag sa ato ba, or di accuse sa ato. Na if we keep the Sunday, we are worshiping the image of the beast book of Revelation. So muna ilang pa po. And Constantine again changed the Sabbath from chapter 3 to Sunday. Sabbath is on Sabbath, but we are not obliged to keep the Sabbath. Ang reason kanyang ato kita is, Sabbath, ang Sunday, mo hindi nga nag-decreate ng kalimutan, mo hindi nga the resurrection of Christ. And let me add, mo hindi nga natukod ang iglesia or ang kingdom of God. So with that, salamat sa inyong time. No? Ayok natin na pupo karambutan.